ayun na nga, nagbabalik na naman ang inyong lingkod dahil nga, ano na namang recipe natin? Magkakaroon kami ng kamote. Kasi galing ako sa bayan, ay sa bundok, nangalot kami ng kamote. Kaya itong kinalot namin kamote, konti lang talaga. Kasi konti lang yung laman. Konti lang yung laman. Binunot ko na lahat ng puno. Ay, datralala. Nagbabalik na naman na inyong Inday sa pag-voiceover. Ayan, half voiceover, half hindi. Kaya ayan, nakikita nyo ba, Gia? Magluluto na naman ng mga Wonder Made ng Kamote Kyo. Ayan, for the first time in my life sentence here in Saudi Arabia. Ayan, may kamote tayong nahuli. Ay, hinuhuli na pala ngayon ng kamote. Ang totoo naman po kasi niyan, nag-order po nga po pala kami ng kamote sa Hunger Station kasi yung kasama ko baga parang naglilihi. Bawat tambay na lang namin ay sinasabi ay order tayo ng kamote, ay biritay kamote, kaya ayan, heto na, tunay na talaga. Kaya pagkadating ng aming in-order ay agad-agad na namin iyang niluto. Ay nako, ano pa kang hihintayin? Alam niyo ba na kamote dito ay ibang-iba talaga sa kamote sa atin sa Pilipinas? Kasi iyan, alam niyo ba, pag yan ay lumamig na pinirito mong kamote ay talagang lumalambot, nagtutubig pati siya. Pero okay lang yan, kahit ano pa yan, basta kamote sold na daw ang tiyan ni Kabayan, kaya ayan, prito-prito na lang muna ang mga Inday. Napakaganda nga ng kulay ng kamote na yan kasi yelong-yelo talaga. Parang halatang-halatang fresh na fresh from market. Ang saya-saya nga naman ng mga katulong na yan kasi alam nyo ba, sa wakas makakakain na naman ng Filipino food. O diba, napasayaw nga tayo na nga, sinugod ko nga dyan yung kasama ko kasi hinarap mo naman sa akin yung video call niya sa asawa niya, ewan ko ba, basta may lalaki siyang kausap. O diba, kahit paminsan-minsan lang naman ay magsasaya din ang mga Wonder Made habang nagluluto. Tingnan nyo nga naman yung nagluluto, kumikembot-kembot pa talaga, hindi pa talaga siya satisfied sa aming dance show. O sige nga, sayaw ulit, sayaw. O ayan, silipin natin yung ating niluto, puro sayaw na lang kasi inilagyan ko nga pala yan dyan ng asukal sa gilid. Tinunaw muna yan ni Kabayan yung asukal bago niya imekos-mekos yan kasama sa kamote. Umpisa na nga pala siya mag-golden brown kaya ayan, malapit na sa katotohanan. Ayan, minekos-mekos na nga ni Insan yung kanyang nilutong kamote kyo. O diba, natunaw na kasi yung aking nilagay na asukal. Siguradong taob na naman ang plato nito pagkatapos kumain. O sinong naglalaway dyan? Comment down below. Wala naman kasing masasarap pa sa pagkaing Pinoy kaya kahit sang sulok man mapunta ang Pilipino ay naghahanap talaga yan ng paraan para makakain. Shoutout sa mga kapwa ko OFW na namimiss ang mga pagkaing Pinoy. Ayan, sa ang sulok ng mundo, diba? Para-paraan talaga na makahanap ng paraan para makakain tayo ng ating mga paboritong pagkaing Pinoy. Iba pa rin pala talaga gamitin yung puting sugar kaysa ikumpara natin sa red sugar. Tingnan nyo nga naman, parang hindi talaga siya kumakapit sa ating piniritong kamote. Ay, okay lang yan. Basta ang importante ay mahalaga. Bago magtapos ang video na ito, nais ko po magpasalamat sa mga solid supporters natin na hindi nagsasawang sumusuporta sa atin. Shoutout po sa inyo. God bless po sa lahat at maraming salamat. Ayan, at talagang tapos na ang pagluluto ng mga Wonder Made. Kaya ayan, hayaan nyo muna ako magpalaway sa inyo. Ayan, maraming salamat po sa panonood. See you again sa ating susunod na video. Kainan na! Ha 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 ha! Thank you so much for watching. Bye-bye!